Ang neck roll ay maaaring ilagay sa ilalim ng liig habang nagbabasa at maaari ring gamitin sa higaan. Simple lamang ang mga materyales na kakailanganin sa paggawa ng neck roll. 1/4 yard ng dotted fabric o kahit anong light cotton fabric. 1/2 yard ng domino printed fabric. 1 pound 4 ounces ng fiber-filled scraps. 1/2 yard ng katcha o muslin fabric. Tailor's crayon. Bilog na pattern na may diameter na 6.5 inches. 4 na drawstring o cord na may haba na 28 inches bawat isa. Sewing machine. At mga attachments ng sewing machine tulad ng hemming foot para sa pagtatahi ng mga laylayan at shirring foot na ginagamit naman sa paggawa ng shirts. Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang sa paggawa ng neck roll. Una ay ang paghanda ng mga telang gagamitin para sa unan at balot ng ating neck roll. I-trace sa pamamagitan ng tailor's crayon ang bilog na patterns sa dalawang magkapatong na katsa. Gupitin ang ibinakat na bilog mula sa katsa. Iyakin lamang na mag-iwan ng 1/4 inch na allowance sa palibot nito. Magsukat rin ng parihaba o rectangle sa katsa na may sukat na 21 inches by 14.5 inches. Linyahan ito at gupitin ayon sa linyang ginawa. Ang katsang ito ang ating gagamitin mamaya sa paggawa ng unan. Sumukat rin ng parihaba o rectangle sa domino printed fabric na may sukat na 20.5 inches by 23.5 inches. Linyahan ito at gupitin. Ito ang magsisilbing pillow cover ng ating neck roll. Para naman sa ruffles ng ating neck roll, sumukat ng tatlong strips na may sukat na 3 inches by 45 inches sa dotted fabric. Markahan ito sa pamamagitan ng tailor's crayon at saka isa-isang gupitin. Ngayong handa na ang ating mga gagamiting tela, maaari na nating simulan ang pagtatahi ng ating pinakauna. Itupi ng pa-crosswise ang parihabang katsa. Tahiin ito kung saan nagtatagpo ang dalawang dulo ng tela upang makabuo ng korteng tube. Huwag kalimutang mag-iwan ng maliit na puwang sa gitna upang maipasok natin ang fiber fill mamaya. Isuot ang isang bilog na katsa sa isang dulo ng tube at tahiin ang palibot ng tube. Ganun rin ang gawin sa kabilang dulo ng unan. Sarhan ito sa pamamagitan ng pagkabit ng bilog sa tube na katsa. Pagkatapos nito, maaari nang baliktarin ang unan. Himay-mayin ang mga fiber-fill scraps upang maging malambot ang ating gagawing neck roll. Isuksok ang fiber fill sa unan. Padaanin ito sa butas sa tagiliran ng tube. Alalayan ng mabuti ang pagsuksok upang maging malinis ang gawa.
Ipagpatuloy ang paglagay ng fiber fill hanggang sa mapuno ang ating unan. Pagkatapos, sarhan ang puwang ng unan sa pamamagitan ng makina. Ngayon, gawa na ang ating unan. Ang ating susunod na gagawin ay ang pillow cover nito. Para dito, una nating gawin ang ruffles na siyang magsisilbing palamuti ng ating pillow cover. Sa paggawa ng ruffles, pagdugtong-dugtungin ang mga dulo ng dotted strips sa pamamagitan ng pagtatahi. Pagkatapos, ikabit ang hemming foot sa presser bar ng makina. Sa pamamagitan nito, tahiin ang isang tagiliran ng pinagdugtong-dugtong na dotted strips. Sa hemming foot, husang natutupi ang tela habang itinatahi ito ng makina. Upang maging ruffles ito, palitan ang hemming foot ng shearing foot. Tahiin ang kabilang tagiliran ng tela sa pamamagitan nito. Mapapansin na kusang nagsishare ang tela habang dumadaan ito sa makina. Ngayon ay maaari nang buuin ang pinaka-cover ng ating neck roll. Una nating gawin ay ang casing na pagsusuksukan ng ating drawstring o cord. Itupi ng 1/4 inch ang isang gilid ng domino fabric. Ililip at tahiin ng 1/2 inch mula sa pinagtutupian. Ito ngayon ang magsisilbing casing ng drawstring o cord. Sa pagtatahi, huwag kalimutang mag-iwan ng 2 inches allowance sa bawat dulo nito. Ganito rin ang gawin sa kabilang gilid ng tela. Gumawa din ng casing para sa drawstring o cord. Tiyakin lamang na sa pagtatahi nito, lagyan rin ito ng 2 inches na allowance sa magkabilang dulo. Sa tamang bahagi ng tela, sumukat ng 3 inches mula sa casing. Ganun rin ang gawin sa kabilang gilid ng unan. Sumukat ng 3 inches mula sa casing at markahan ito. Ilapat ang ruffles sa ginawang guhit. Tie-in. Alalayan ng mabuti upang maging malinis at pantay ang pagtatahi ng ruffles. Pagkatapos, itupi ang tela sa bahaging pinagkabitan ng ruffles. At padaanan ulit sa makina upang maging lalong matibay at malinis ang kinalabasang ruffles. Tiyakin lamang na mag-iwan ng 2 inches na allowance sa magkabilang dulo nito. Ganun na rin ang gawin sa kabilang gilid ng pillow cover. Ilapat sa linyang ginawa ang ruffles at tahiin. Upang mabuo ang pillow cover ng ating neck roll, gawin parang tube ang ating cover sa pamamagitan ng pagdudugtong ng dalawang tagiliran nito. Ngayon ay maaari nang isarado ang naiwang allowance o puwang sa magkabilang dulo ng casing. Pagkatapos, baliktarin ang pillow cover upang lumabas ang right side ng tela. Pagtugtungin ang dulo ng ruffles. Pagkatapos, buuin ang pagkakabit ng ruffles sa tube.
Upang malagyan ng drawstring ang magkabilang dulo ng pillow cover, gumawa ng dalawang magkatapat na puwang sa casing. Ganun rin ang gawin sa kabilang gilid. Lagyan ng buttonhole stitches ang mga puwang. Sa pamamagitan ng hairpin, ipasok ang isang drawstring sa kabuuan ng casing. Pagbuhulin ang mga dulo nito. Ipasok naman ngayon ang pangalawang drawstring sa kabilang puwang hanggang sa kabuuan ng casing. Pagbuhulin ulit ang mga dulo nito. Ganito rin ang gawin sa kabilang gilid ng cover. Bago higitin ang cord, ipasok ang ating nagawang neck roll sa cover at saka ito itali upang masarhan. Maari na ngayong gamitin ang ating neck roll. Sa pamamagitan ng paraang ipinakita, ay maaring gumawa ng iba't ibang disenyo ng unan o neck roll. Isang kakaibang katangian nitong garment bag na ating gagawin ay bukod pa sa panlagayan ng garment, ay meron din itong organizer na maaring lagyan ng iba't iba pang mga gamit. Kakailanganin sa paggawa ng garment bag ang 3 yarda ng water repellent fabric para sa katawan ng garment bag, 2 yarda ng number 3 na zipper, 5 yarda ng number 5 na zipper, 3 pirasong number 3 na slider, 3 pirasong number 5 na slider, 0.5 yarda ng cotton tape, sinulid na katerno sa telang gagamitin, lapis o tailor's chalk, gunting, triangular ruler, sewing machine na high speed o ordinary, at ang mga attachments dito tulad ng hemming foot. Ang garment bag ay binubuo ng mga sumusunod: ang panlagayan ng garment o garment compartment at ang pagkakabitan ng mga bulsa o organizer. Ang bawat bahaging ito ay may kanya-kanyang opening. Ang unang hakbang sa paggawa ng garment bag ay ang paghahanda at pagtabas ng lahat ng bahagi nito. Para sa organizer at sa opening ng garment compartment, tumabas ng 2 pirasong tig 23.5 by 46.5 inches sa water repellent fabric. Itupi ng 2 beses ang tela, isang pa lengthwise at pagkatapos ay pa crosswise naman. Mula sa pinakakanto ng itinuping tela, sumukat ng 3 inches sa magkabilang gilid. Markahan at gupitin ito ng pabilog upang maging semicircular ang mga gilid nito. Pagkatapos, gumupit ng maliit na pikete sa kabilang kanto ng nakatuping tela. Ito ang magsisilbing pananda upang magkatugma ang mga bahagi ng bag na itatahi dito. Ang natirang piraso ay mamarkahan natin ngayon upang dito itahi ang mga bulsa ng organizer. Para sa pagtatahi ng mga bulsa, sumukat ng 11 inches mula sa itaas ng tela. Markahan ito. Mula sa markang ito, sumukat naman ng 8 inches. Pagkatapos ay 11 inches muli.
at bilang panghuli, sumukat ng 13 inches. Huwag kalimutang markahan ang mga ito. Guhitan ang mga bahaging minarkahan. Siguraduhin lamang na tuwid at pantay ang pagguhit. Itabi muna ito. Tatabasin naman natin ngayon ang opening ng organizer. Una, gugupitin natin ang itaas na bahagi nito. Kumuha ng sobrang water-repellent fabric at ilapat ito sa minarkahang tela. Dito, ipattern ang itaas na bahagi ng opening upang makakuha ng eksaktong kurba at palad nito. May sukat itong 23.5 by 11.5 inches. Itabi muna ito. Para sa ibabang bahagi ng opening, gagamitin natin ang natirang tela na may sukat na 23.5 by 36 inches. Upang magkaroon tayo ng dalawang triangular na piraso ng tela, itupi ito ng pahilis at gupitin. Siguraduhin lamang na pantay ang paggupit. Ihahanda naman natin ngayon ang gusset na magsisilbing tagiliran ng ating garment bag. Sumukat ng tatlong tig 45 by 4 inches na strips mula sa sobrang water-repellent fabric. Itabi muna ito. Para naman sa mga bulsa ng organizer, kunin ang plastic sheet at sumukat dito ng 23 by 8 inches, 23 by 11 inches, at 23 by 13 inches. Siguraduhin pantay ang sukat sa pamamagitan ng triangular ruler. Markahan ang mga ito at gupitin. Ngayon ay umpisahan na natin ang pagtatahi ng ating garment bag. Una nating buuin ang pagkakabitan ng bulsa. Ipatong ang number 3 na zipper sa isang gilid ng pinakamaliit na bulsang plastic. I-bind ang mga ito ng cotton tape at tahiin. Ganito rin ang gawin sa natirang dalawang piraso ng plastic. Ngayon ay handa na nating ikabit ang mga bulsa ng organizer. Kunin ang telang may mga marka ng pagtatahian ng mga bulsa. Ilapat sa unang linya ang zipper at tahiin. Siguraduhin lamang na pantay ang pagkakabit nito. Pagkatapos, itahi rin ang isang gilid ng zipper ng bulsang may sukat na 23.5 by 11 inches sa pangalawang linyang ginawa. Ulitin ang proseso sa natirang bulsa. Ikabit ito sa organizer ayon sa huling linya na ginawa. Patungan ng cotton tape ang base o ilalim na bahagi ng mga bulsa. At i-top stitch ang magkabilang gilid nito. Itabi muna. Ngayon ay bubuuhin naman natin ang opening ng organizer. Palitan ng hemming foot ang ordinary presser foot. Kunin ang mga triangular na piraso ng tela at ikabit ang magkabilang bahagi ng number 5 na zipper sa pahilis na gilid ng mga tela.
i-top stitch ang labian ng zipper. Itahi naman ngayon ang number 5 na zipper sa itaas na bahagi ng binuong opening. Pagkatapos, itahi sa kabilang bahagi ng zipper ang tinabas na pang-itaas na bahagi ng opening. Ito ang telang may sukat na 23.5 by 11 inches. Tahian ng top stitch. At itabi muna ito. Buuhin naman natin ngayon ang opening ng garment compartment. Kunin ang isa pang piraso ng telang may sukat na 23.5 by 46 inches at hatiin ng paayon o lengthwise. Itahi ang number 5 na zipper sa gitna ng dalawang pirasong ito. Suksukan natin ngayon ng sliders ang lahat ng zippers ng garment bag upang maaari nang ibukas at isara ang mga ito. Bukahin ng kaunti ang zippers at dito isuot ang slider. Dapat ay number 5 na slider ang gamitin para sa number 5 na zipper at number 3 na slider naman ang gamitin para sa number 3 na zipper. Kunin ang opening ng organizer at ipatong ito sa telang pinagkabitan ng mga bulsa. Sa pamamagitan ng ordinary presser foot, tahiing palibot ang organizer. Simulan ang pagtatahi sa piketeng ginawa. I-bind ng cotton lace ang zippers ng opening ng organizer upang hindi lumampas ang mga sliders dito. Umpisa naman natin ngayon ang pagtatahi ng gusset. Pagdugtong-dugtungin ang apat na strips ng telang para sa gusset. Ililip ang isang dulo ng gusset. Ilapat sa isang gilid nito ang organizer. Tiyaking nakatapat ang dulo ng gusset sa pikete. Pagkatapos, ipatong dito ang cotton tape na magsisilbing piping ng gusset. Tahiing palibot ang mga ito sa tagiliran ng organizer. Ililip din ang kabilang dulo ng gusset bago tapusin ang pagtatahi. Tiyakin lamang na naka-overlap ng 1/2 inch ang mga dulo ng gusset. Sa puwang ng overlap, isusuot ang hanger ng mga damit na ilalagay sa garment organizer. Gupitin ang mga sobrang tela at sinulid sa gilid ng organizer. Ginagawa ito upang maging mas madaling itahi ang piping. Itupi naman ng patakip sa gilid ng gusset ang cotton tape upang maitago ang tahi. Ito ang tinatawag nating piping. Tahiin ang piping. Alalayan ng mabuti ang pagtahi upang maging maayos at malinis ang kinalalabasan nito. Itabi muna ang organizer. Ngayon ay tatahiin naman natin ang mga handles ng garment bag. Kumuha ng dalawang strip na may sukat na 3 by 12 inches. Itiklop pagitna ang dalawang gilid ng isang strip.
Pagkatapos, itupi muli ito at lagyan ng top stitch. Ulitin ang proseso sa isa pang strip ng tela. Itupi rin ito ng dalawang beses bago i-top stitch. Sumukat ng tig 7.5 inches sa gitna ng magkabilang dulo ng gusset at markahan ito. Dito natin ikakabit ang handles ng ating garment bag. Daanan lamang ng dalawang beses sa makina ang bawat dulo ng handles. Itabi muna ang organizer. Ngayon ay maaari na nating buhin ang ating garment bag. Ilapat ang opening ng garment compartment sa kabilang gilid ng gusset. Ipatong dito ang cotton tape at tahiing palibot ang tagiliran nito. Tahian din ng piping na cotton tape sa palibot ng garment compartment. Ito na ang ating garment bag. Mainam itong gamiting pang-travel upang hindi makusot o madumihan ang mga dalang damit at ang kasama nitong mga accessories. Upang makagawa tayo ng tablecloth at napkins, kakailanganin natin ang 4.5 yarda ng makapal na cotton o cretonne fabric para sa tablecloth. 1 yarda ng telang katerno ng ating tablecloth para sa napkins. Maari ring gamitin para dito ang retaso ng tablecloth. 4 strips ng telang may sukat na 2 and 1/4 inches by 68 inches. Dapat ay katerno din ito sa telang gagamitin para sa table napkins. Lapis o tailor's chalk. Tape measure. Gunting. Sinulid na katerno ang kulay sa telang gagamitin. Sewing machine na high speed o ordinary. Sewing machine attachments tulad ng hemming foot at ordinary presser foot na kinakabit sa presser bar ng makina. Ordinary o triangular na ruler, aspile o pins. Una natin gawin ang tablecloth. Magagamit ito para sa round table na may 85 inches ang diameter. Ang mga hakbang sa paggawa ng tablecloth ay ang sumusunod. Sumukat ng 43 inches sa lengthwise grid ng cotton fabric. Upang makabuo tayo ng korting bilog sa tela, tiklupin ito ng lengthwise at tiklupin ulit ng crosswise. Ipin ang tape measure sa isang kanto ng nakafold na tela. Kumuha ng lapis at ilagay ito sa kabilang dulo ng tape measure. Paikutin ang dulong may lapis habang panatiliin lamang sa lugar ang nakapin na dulo ng tape measure upang makagawa ng korteng pabilog. Ito ang magiging korte ng ating gagawing tablecloth. Dahil masyadong malaki ang diameter ng mesa, kailangan nating magdugtong upang mabuo ang ating tablecloth. Gagamitin natin bilang pandugtong ang sobrang tela. I-fold ito lengthwise at itapat sa telang pang tablecloth. Ipin ulit ang tape measure sa parehong kanto ng tela kung saan ito nakapin kanina. Ipagpatuloy ang pagpapaikot ng dulong may lapis upang makagawa ng curve at gupitin. Ngayon ay meron na tayong 3 piraso ng tela.
Buuin ang round tablecloth sa pamamagitan ng pagtatahi. Idugtong muna sa isang gilid ng pinaka-tablecloth ang isa sa dalawang mas maliit na piraso ng tela. Pagkatapos ay itahi naman sa kabilang gilid nito ang isa pang piraso ng tela. Ibuklat ang mga pinagdugtungang bahagi ng tablecloth at gupitin ang mga nakausli na tela sa gilid. Ililip ang laylayan ng tablecloth sa pamamagitan ng hemming foot. Kung makapal ang inyong ginamit na tela, laktawan muna ang mga pinagdugtungan na parte. Saka na ito tahiin sa pamamagitan ng ordinary presser foot. Ito na ngayon ang ating nagawang tablecloth. Umpisahan naman natin ang paggawa ng table napkins. Sundan natin ang sumusunod na akbang sa paggawa nito. Sumukat ng 16.5 inches sa telang katerno ng tablecloth. Gumuhit ng dalawang squares na may lapad at haba na 16.5 inches upang makabuo ng anim na pirasong napkins. Ngayon ay lalagyan natin ng siding ang table napkin. Tahiin palibot ng napkin ang isang strip ng katernong tela. Ngunit pagdating sa bawat sulok ng table napkins, gumupit ng 1/4 inch upang mapaliko ang siding. Pagdating kung saan magtatagpo ang mga dulo ng siding, pagdaupin ito. Itupi. Ngayon ay tatahiin natin ang mga sulok ng table napkins. Pagkatapos ay tatahiin natin ang kabilang gilid ng siding sa harapang bahagi ng napkin. Huwag kalimutang i-miter ang mga sulok at itupi pa ilalim ng 1/4 inch ang gilid bago tahiin. Bilang panghuli, isarado ang mga corners sa pamamagitan ng machine stitch. Ngunit kung ang gagamitin natin ay sinulid na hindi katerno sa telang ginamit, maaari rin itong i-blind stitch o tahiin sa pamamagitan ng kamay lamang. Upang maging mas malinaw ang proseso ng paggawa ng table napkins, gagawa ulit tayo ng isa pa nito. Katulad ng kanina, una nating itahi ang sidings sa palibot ng square na tela. Upang mapaliko ang strip, gumupit ng 1/4 inch pagdating sa bawat sulok ng table napkin. Ngayon ay itatahi natin ang kabilang gilid ng sidings sa harapang bahagi ng napkin. Huwag kalimutang i-miter ang mga sulok at itupi muna ng 1/4 inch ang gilid bago tahiin. Pagkatapos ay isarado ang nakabuklat pang tahi sa mga sulok ng table napkin sa pamamagitan ng machine o blind stitch. Pagpatuloy pa ang paggawa ng table napkins hanggang sa makabuo ng isang set o anim na table napkins. Pwede na ngayon natin itong gamitin kasama ng matching tablecloth nito.